everyone! Magandang araw na naman sa inyong lahat. Meron na naman tayong walang ibang gawin. Gagawin. Ito. Gagamitan uli natin ang Arduino Nano. Ang ating bagong gagawing project. Itong gagawin natin. Patutunugin natin itong buzzer. Oh, yun oh. Buzzer. At gagamitin natin ng mga mahiwagang elemento. Ano ba ito? Ito, mga RF module. RF module, wireless. So, gagawa tayo ng wireless sa Optings. 433 MHz. Meron din ditong 315 MHz. Meron ding 433 na apat ang pins. Pero ito, tatlo ang pins. O ito, receiver. Isang receiver. Asa yung transmitter? Maliit ang transmitter niya. Ito ay RF module. Yan. Transmitter. Gagawin natin. Siyempre, gagamit tayo ng Arduino. Kasi meron tayo dito ang Arduino. Patutunugin natin ito. Buzzer. Ano nang nangyari? Ano nang ganap? Ito nang naganap. Di ba tumunog? Ha? Pagpindot ko nung push button, tumunog yung buzzer.
Diba? Habang pinipindot ko, tumutunog. Ay, tingnan natin yung ating circuit diagram, yung connection niya. Magulo, diba? Ang daming wire, oh. Ito yan. Oh. Transmitter, diba? Oh. Yung nano, anong power niya? Power bank. Nakasaksak sa USB. Oh, may power na yung nano. Si Unano. Ito namang transmitter, RF module. Anong power niya? Yung VCC galing sa 5 volts ng nano. Yung ground, eh syempre sa ground. Okay? Ngayon, transmitter. O, magta-transmit niya ng signal. Paano siya mag-transmit ng signal? Eh, tingnan muna natin si Nano. Si Nano, sa kanyang digital pin 2, dito, may nakakonektang push button. At saka, resistor. Grounded. Yung dito. Sa kabila naman, push button, papuntang 5 volts. Diba? 5 volts. Bakit siya naka-ground? Ay, initially, yung nano, eh grounded. 0 volts. Walang signal. Grounded siya. Hindi siya gumagana. Diba? Paano paganahin yan? Eh, pipindutin natin yung push button. Diba, pinipindut yan para makapag-transmit ng signal. O, pagpindut mo, saan nakakonekta yung switch? Sa 5 volts. O, magsesend siya ng current sa dito. O, gagana na yung nano. Lalabas naman sa digital pin 12. D12. Output yan. Papuntang data pin ng ating transmitter module at saka niya ibubuga. Ayun. O binuga na niya yung 433 MHz na frequency signal. O ganun lang. Eh may mga pangalan naman yan. 5 volts, ground, D12, D2. Yung switch, dulo-dulo. Kabilang dulo sa resistor, kabila sa VCC. Oh. Ganyan lang ang pag-transmit ng signal. 'Di ba? Oh. Dali lang. May mga label naman 'yan. Siguro madaling intindihin 'yan. Oh. Nag-transmit na siya ng 433 MHz na carrier frequency. Yun. Pagpindot mo noong push button. Kung nasa na yung kadugtong, ito naman, i-re-receive ngayon na receiver. At tutunog yung buzzer. Anong circuit niya? Ito, medyo magulo. Kasi ano ito eh, mudded. Ito ngayon. Ano ngayon ang power supply ng Arduino Unano? Arduino Nano. 9 volts. You know, 9 volts oh. 'Di ba? Oh. Positive ng 9 volts, voltage in ng Nano. Negative sa ground. Sa voltage in ng Nano, pwede kang magkabit diyan ng 6 volts up to 12 volts na external power supply. Kasi hindi tayo gumamit ng power bank. Bakit tayo hindi gumamit? Ayoko eh. Hindi, kailangan niya kasi dito sa ating buzzer. Oh, may power na yung nano, 9 volts. Yung 9 volts voltage in papasok doon. Ko-convert ngayon sa 5 volts ng nano. O di may 5 volts na siya dahil may regulator yan sa loob. May converter. Meron ding 3.3 volts dyan. 5 volts.
Oh, may power na yung nano. Ito naman. Oh, dito tayo. Receiver. Anong power ng receiver? BCC. Oh, eh galing na sa 5 volts ng nano. 5 volts 'yan, yung ground. Siyempre, sa ground ng nano. Yung ground ng 9 volts at saka ground ng nano at saka ground ng module, iisa. Isa yung ground 'yan. Oh, paano naman nakaka-receive ng signal 'yan? Ito yung antena, oh. 'Di ba antena 'yan? Ito naman ngayon. Meron siyang marireceive na signal dito. Di ba pinindot natin yun? Marireceive ngayon na receiver. Papasok ngayon sa antena. May antena yan. Dito. Antena. Papasok sa antena. Yun. Pagpasok sa antena, anong gagawin? Ito, may pin dyan na D. Data out. Out yan. Out. So, lalabas dito. Papasok ngayon sa digital pin 11. Oh, yan yung configuration natin sa nano. Digital pin 11. D11. Pasok dyan. Saan ang labas? D10. Oh, out naman yung D10. Pag out niya, merong transistor. Ano yan? 2N 2222A. Oh. Meron transistor. Oh. Meron ding resistor 10K. I-switch on niya 'yung transistor. Pag meron diyang current sa base ng transistor, mag-switch on o mag-turn on ng transistor. Pag nag-turn on 'yan, sa nakakabit yung buzzer? Sa collector. Ayun oh. May polarity yung buzzer. Negative, positive buzzer. At yung kabilang dulo, saan nakakonekta? 9 volts. Diba 9 volts? 9 volts. Buzzer, collector, then to the emitter. Dadaloy na ngayon ng kuryente dito sa buzzer. Tutunog ngayon ang buzzer. Kasi, nag-turn on ang transistor. Once na meron diyang kuryenteng dumaloy sa base ng transistor, magto-turn on ang transistor. Of course, pati na ang buzzer, to-turn on din. Diba? From 9 volts, papuntang buzzer to the collector. Eh, hindi lang buzzer ang magto-turn on o mabubuhay. Pati na rin yung LED na kulay red. May LED yan. Saan nakakonekta? Sa 9 volts din. Ayun o. 9 volts. May current limiter na 390 ohms. At saka LED. Then to the ground. Sabay silang magto-turn on. Diba? Teka. Bakit ito nakakonekta sa ground? Hindi yan sa ground, ha? Dapat, ito palang, teka, ito palang ating LED, dapat dito nakakonekta, oh. Sa collector, hindi siya sa ground. Mali ito. So, ito dapat, dito yan, ground. Eh, ganun talaga, nagkakamali. Itong LED, nakaparallel sa buzzer. Dapat nakaparallel yan dito. Wala ito. So, pag nag-on yung buzzer, o-on din yung LED. Nakaparallel. Papunta rin collector. Itong buzzer, papunta rin collector. Diba? Madali lang. Receive na signal, pasok sa nano, labas, to-turn on ng transistor, mag-on ang buzzer, pati LED na nakakonekta sa 9 volts. Diba? Kaya siya tumutunog.
Thank you.